So, nakita ko sa Facebook yung sa millionaire's mindset na ipinost ko sa akin my day o sa akin FB stories. Pero ngayon ko lang iba-vlog yung 8 plus 8 plus 8 rule. Okay. Yung mga successful businessman daw o business owners or business empires, yung mga may-ari nun, followed the 8 plus 8 plus 8 rule. 8 hours of hard work, 8 hours of sleep, and 8 hours of spending with the 3 F's, 3 H, and yung 3 S. So yung 3 F's is family, friends, and faith. Then yung 3 H is health, hobby, and hygiene. Yung 3 S is soul, service, and smile. So, okay. So kung magtatrabaho ka ng 8 to 5, after ng 8 to 5 of hard work, dapat meron ka namang detachment yun. Diba? Pero hindi ko naman sinasabing totally magde-detach ka sa work. It is there that you know, alam mo kinabukasan, alam mo na yung gagawin mo, alam mo na kung ano yung kulang mo. Yung i-work on you. Then spend time with your family, friends, and yung faith. Ibig sabihin yung faith mo, yung Sunday, o Saturday kung mag-anticipated mass, yun yung dapat ilalaan mo sa nasa itaas. Kasi minsan, nakakalimutan na natin yung ano eh, yung family lang yung ating iniisip. Pero yung faith, nakakalimutan yun. Eh yun yung source eh. Yun yung source. Bakit ka nandun yun is dahil dun sa faith na yun. And yung friends, yun eh. Kasi yung friends nyo, katrabaho nyo. A friend, pagdating sa workplace para sa akin, a friend pagdating sa workplace para sa akin is anybody that will help you. Di ba? Sa St. Francis, ako bilang estudyante. Meron akong mga friends na kaklase ko or lagi kong kausap yung mga classmates ko, teachers ko, including professors. Pero yung mga tumutulong sa akin na empleyado ng school, yung lalo na yung teaching staff, that alone is my friend. Nung naging empleyado ko, mas lalo ko napatunayan na kaibigan ko sila. Pero hindi ko talaga, nung nag-aaral ako, at kahit nung nagtatrabaho ako, hindi naman kami yung oras-oras eh, magkausap. Hindi, ako, isang oras break, o tapos yung trabaho, sila na yung kausap ko. And you learn from that. Naalala ko nga nun eh. 8 hours ako nagtatrabaho, then Saturday is half day. Yung hapon ko ng Saturday sa simbahan. Tsaka syempre, bago ko pumunta ng simbahan, nakakarinig ako ng good advices from Kuya Ruben. Okay, yung mga patawan ni Kuya Ruben, mga advisor rin yun. O, yung ganun. Kasi yung perception ng mga tao na kagaya ni Kuya Ruben, yung sabihin na natin na hindi academically inclined, yung ganun na lang eh, lesson sa iyo yun. If you take that, lalago ka. Parang ganun yung ano sa akin. And then yun, yung 3H, ay yun yung minsan mali. Health, hobby, tsaka hygiene. So ibig sabihin, yung hobby nyo, ba, kung magaling kayo sa art, computer, o magaling kayo sa graphics, considered na art yun. Yung galing nyo sa art is pwede nyo pagkakitaan. Yung hobby nyo, pwede nyo pagkakitaan. At ano yun, na additional income yun. Diba? Or side job. Diba? Or sideline, di ba? Yung hobby nyo rin kasi pwede nyo maging sideline. So, ano yung hobby nyo? Yung hobby kasi, yun yung sinasabi, pag hobby, kahit pagod ka, hindi mo iisipin na pagod ka dahil hobby mo yun eh. Ah, example dyan, yung mga professional basketball players o yung professional volleyball players. Sila Alisa Valdez, sila Gia Murado, yung mga PBA players natin. Hindi nila iniisip na sila ay pagod sa training, pagod sa game. Why?
yung hobby nila, yung pagmamahal nila sa volleyball, and yung mga PBA players natin sa basketball, translated into income. Hobby lang nila yun, passion lang nila yung volleyball, naging trabaho. So, yun. Yung hygiene, syempre, maraming tao ang ano dyan eh. Hindi lang yung hygiene na panlabas, pati yung panloob. Kasi minsan, malinis, presentable lang yung tignan on the outside. But yung perception sa'yo na may nakikita sa'yo yung tao na, you know, hindi maganda na pag sinabi sa'yo, or nahihiya silang sabihin sa'yo kasi baka ma-offend ka. So yun, dapat open ka sa ganun. Yung soul, service, and smile, ibig ko sabihin, kahit gano'ng kahirap yung trabaho mo, subukan mo lang umiti. Kasi knowing na may masatisfy kang customer, tanggal yung pagod mo. May masatisfy kang client, tanggal pagod mo. Kasi you are providing service. So, ibig sabihin, pag nasatisfy mo yung service na yun, nasatisfy sila sa service mo, smile ka na. Pag maganda ginagawa mo sa trabaho, kinongratulate ka ng mga bosses o ng admins o ng supervisors, good job, ngayon, smile ka. You know, kung alam mo yung purpose nung ano, kahit gano'ng kahirap, ngingiti ka eh. Ngingiti ka. Kung alam mo yung purpose at alam mong may mga tao, may mga buhay na mai-influensya ng maganda, may mga buhay na nagaganda ang takbo dahil sa ginagawa mo, that alone makes you smile. At saka syempre, dapat may oras ka rin mag-isa, magkaroon ka ng, yung soul kasi is self-retrospection, self-examination. Hindi kasi pwedeng, ano yun eh, hindi kasi pwedeng sabihin na puro ka hindi. Kasi hindi naman lahat nakikita mo. Hindi naman lahat sa sarili mo, alam mo. So pag sinabi mong soul, it is within you. Diba? Hindi utak ang ginagamit doon. Ang ginagamit doon is yung utak and yung humility na marami kang mali. Na posible kang sumablay sa ilang mga bagay. Diba? Kasi baka ang tinitake mo lang constructive criticism is galing sa bosses mo o galing sa workmates mo. Kumbaga, pag halimbawang isang janitor o isang street sweeper yung nagsabi sa'yo na ang sama ng ugali mo, babaliwalain mo yun kasi kaano-ano ko ba sila, di ba? Or yung isang security guard ng building na pinapasukan mo, pag sila nagsabi, babaliwalain mo. Yung ganun. Pakialam ko ba dyan, hindi ko naman katrabaho, yun yung masakit. So yun, kaya yung mga businessman o business tycoons that follows this 8 rule, kagaya nung sinasabi nga nila Sharon Cuneta, no? Pabalikan ko lang. Yung daw mga Lopez, yung may-ari ng ABS-CBN, kahit daw janitor, kahit si Chang Amipel sinasabi, kahit mga janitor, binabati, tinatanong, kinukumusta. Yung mga janitor, ibig sabihin, typically, kung janitorial services sila, hindi na nila babatiin yun, hindi naman talent yun eh. Diba? Kung sila Chang Ami, sila Megastar, babatiin pa yun. Typically, pero hindi. Marunong tumingin yung mga Lopezes. Marunong kumilala dun sa trabahong isineservisyo sa kanila. Kaya sila successful. Diba? So, yun lang ibig ko sabihin. So, yun lang po.